Ayan. Bago ko mag-start, 'di ba, dito sa aking gagawin na vlog, gusto ko muna kayong batiin, 'di ba? Kasi dami nag-chat sa akin, 'di ba, na hindi lang pala taga Pilipinas 'yung nanonood ng aking vlog. Gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat na nanonood palagi, 'di ba, ng aking vlog kahit hindi naman tayo ganun kagaling talaga. So batiin ko muna kayo sa mga nasa iba't ibang parte ng mundo ngayon. Ang good morning, good afternoon and good evening sa inyo, 'di ba? Kung nasaan ka man diyan. So thank you talaga sa lahat na nagsusubscribe, 'di ba? And yun nga, nagsusupport sa aking vlog. So ngayon, ang gagawin ko naman, mag-haul lang ako, 'di ba, sa mga napamili ko eto nakaraan. And hindi 'to sabay-sabay na pinamili ko, naipon lang ulit. And ito kasi may pagbibigyan ako nito, 'di ba, na inaanak, 'di ba, na pamangkin. So gusto ko lang kasi ang ilan sa nabili ko dito is, ma'am, meron kaming pinuntahan sa may Select Shell. Alam ko Shell 'yon na Nike Factory Outlet na naka 22, parang 50% off siya. So, sinamantala na namin, 'di ba, na mamili para at least mas malaki talaga din yung discount niya. So, meron lang din ako gusto i-share sa inyo, 'di ba, about naman sa fence and gate namin, 'di ba? Tsaka ayun nga, no nakaraan kasi ang shinare ko sa inyo, yung dun sa ano namin, yung dun sa kitchen namin. Pero ngayon, share ko naman yung sa fence and gate. Diba? Kung magkano yung nagastos namin dun. Kasi medyo malapit na din siyang matapos. So, ayan. Ang tawag dito, bago tayo mag-share niyan. Ayan, haul muna tayo. So, kanina ito. Kanina ko lang ito nabili. Sa may athlete's foot naman to. Diba? So, ayan siya. Bumili lang ako. Diba? Kwentuhan tayo, ha? Ayan. This is not to brag, ha? Yung ano ko, yung video. Wala lang. Gusto ko lang makita nyo. Kasi ano, tawag dito. Yun nga, para sa mga namimili din, 'di ba? And yun nga, katulad niyan, malapit na mag-Christmas ako, nag-iipon-ipon ako ng mga ipamimigay ko din. So yun kanina, pero ito hindi ko 'to ipamimigay dahil akin 'to. Ayan, bumili ako ng Jordan na crop top ko, parang color red, pero ito ay color pink. Ayan. So binili ko 'to kanina. Ayan, binili ni Kaloy 'to sa akin kanina. Tawag dito kasi gagamitin ko 'to, ipapapartner ko dun sa Jordan ko. Tapos ito, unang-unang malaki na paper bag, which is yun nga, may napuntahan kami, Nike Factory Outlet na nasa 20 to 50% off siya. Ang gulo pala nung ano ko doon, no? Hindi dito kasi ako sa table ko, naka-charge din yung phone ko, tsaka yung diffuser ko, kasi nagdi-diffuse ako ng oil, di ba? Para, yun nga, para sa immune din namin. Ang gulo niya, huwag na natin takpan yan, magulo talaga yan. Diyan yung vitamins namin, alcohol. So, ito, una, dito sa bag, ayan, bumili ako ng bag. Kita nyo ba? Dalawa yung binili kong ganito, pero yung isa nandun, naka-separate na para sa pamangkin ko yun. Ito pala para sa pamangkin ko to kasi mag-school na siya, kinder. So, binilan ko lang siya. Ito naman ay dating, magkano ba to? Ay, wala na, nakabura na. I think parang dati itong 2 plus, 2.5 yata, pero nabili ko to ng 1.7 na lang. Diba, ang laki ng discount, no? So, yan, bigay ko yan sa pamangkin ko. So, diba, call lang natin. Para yun nga, sa mga gusto, diba, na pumunta doon, sa may Shell lang yun, hanapin, waste nyo lang Nike Factory Outlet. Yung partner ko kasi kali, may hilig siya sa Nike. So, yun, pumupunta kami madalas din. Kasi, marami din doon. Marami rin magaganda doon. So, ito naman, bibigay ko lang to sa sister ko. So, dati ito ay, ayan, 895 to 795 na lang. Diba? So, diba? Ang cute, no? Ayan, maliit kasi siya eh. Payat lang siya. So, ang cute, no? Ayan, bigay ko yan sa kanya, tsaka doon sa baby niya. So, ito naman, yung next ay, mabilis lang to guys, na video. Ito, mabilis. Ay, ito, akin na pala to. Ayan, agad, no? Akin na, ayan. Binili to sa akin ni Kaloy. Siya bumili ng lahat ng to, guys. Ayan. Next paper bag. Ayan. Una muna, may binili siya sa akin dito na white na, ayan, t-shirt lang din. May ilig kasi ako sa ganito. Ayan. T-shirt na, ayan, dati siyang 1,395 tas 1,195. Ang daming sale. So, ano guys, actually ngayong pandemic, hindi ako masyado bumibili ng damit. Sa Shein nga lang ako bumibili ng damit . So, minsan-minsan lang si Kaloy naman yung nag-ano na ito sa akin, nagbibili niyan sa akin. Para ano ko din, ginagamit ko pag syempre nag-office din kami, ganyan, or lumalabas kasi medyo wala na din akong konti na lang din yung damit ko. Tapos, binila niya, oh, ito yung nahihiligan ko ngayon. Ayan. Medyo nahihilig ako ngayon sa mga tawag dito, mga leggings. Ayan, oh, nakita nyo guys. Leggings to na Nike. Ayan, so sale din to. Lahat to ay sale. Hindi kami di namin na kaya bumili ng charot. Baka magalit si Kaloy sa akin. Ayan.
Ayan, so ito na nga yun, guys. Ayan, medyo nahilig na tayo dyan, diba? Kasi ang ganda rin ng fit nito. So, noong nakaraan, nakabili na rin ako ng ganito, eh. Binilan din ako ng ganito. Tapos ngayon, kahapon, ayan, naganap kasi ako kasi sa mga sa, ano ko, sapatos. Diba, tag-ulan ngayon? So, puro white yung mga sapatos ko. So, ito, sale din to. Lahat to, guys, sale lag. Kaya gusto ko lang siya share sa inyo kasi magki-Christmas na, diba? So, sa mga gusto, diba, na bumili na mga ganyan, panregalo, or ano, malaking, ano, don. Kisa bibili ka talaga sa, ano, sa mga talagang Nike store. Syempre, malaki. So, ito, yan, black lang, diba, na white yung ilalim na Air Max yata. Ito, hindi ko alam, musical yung nagpili nito. Siya rin kasi ang bumili po nito. Kasi gagamitin ko naman to. Yan, kapag may mga, pagkatag-ulan. So, soon malalaman nyo ba't din ako bumili ng black shoes. Nakikita nyo yan sa ano, sa susunod na mga iba vlog ko. Ayan. Bumila ko kasi wala akong black, puro white yung ano ko. Yung sapatos ko. So, mamaya magagalit na naman si Kalaysan kasi puro kalat na naman ako dito sa kwarto namin. So, yun ang ano. Sa mga nagtatanong kung magkano yung ano namin, magkano yung nagastos namin, dun sa fence and gate namin. And last time kasi nag-usap si Kuya Danny tsaka si Kaloy doon. So, ang plano kasi namin doon sa fence and gate namin, yun nga, di ba, yung fence and gate pala is 100,000 pero wala pa yung pinaka nandun sa floor. Pero mura lang yun. Tumingin kami man sa magkano lang yung parang nilalagay sa garahe. Yung parang may tusok-tusok siya na parang pag inano mo dun yung sasakyan, talagang maayos siya. Tama yung pagkaano niya. Yung, basta gagawin kasi namin siya parking. Tapos, poly, ano ba yun? Nawala kasi si Kaloy eh. Ano ba yun? Polycarbonate ba yun? Ilalagay doon. So, costing na din kami. It cost 15,000 daw yung doon sa bubong na, ano, polycarbonate. Ewan ko kung mali. Sige nga, i-correct nyo ako kung mali ako. Nakalimutan ko, wala kasi si Kaloy ngayon dito. Basta yun, parang 15,000 yung pinaka-ibububong doon. Tapos, yun nga, 100,000 yung Pensen Gate. Magkasama na yun. Sa lahat, parang, sabi daw dati, mas mababa daw, kaya lang ngayon kasi parang nagmahal na yata yung mga materyales, ganyan. So, kami kasi, syempre kailangan nga namin yun. Tapos, yun nga, dahil may sasakyan kami, ito pala ha, guys, ano, yung sasakyan namin, di ba nakikita nyo naman, SUV, kaya siya ipasok dun, kaya medyo masikip. Yun nga, iniisip namin kasi may motor pa. So, bahala na, basta yun na, tawag dito, basta yun, kasha naman yung sasakyan namin. So, kung naka-SUV din kayo, or kotse, sedan, kasha na kasha po dun sa garahe. So, ang laki nung garahe. Tapos nakita nyo, diba, yung video na in-upload ko kagabi, yung second floor, grabe, nakaka-amaze. Kasi ano pala, no, ang laki pala nung second floor, lalo na ngayon, nakita ko may office kami, mini office, tapos may terrace, tapos kasha yung queen size bed. Nakakatuwa lang. Tapos, dun sa ano, plan ko din, pero parang hindi pa mapayag si Kaloy. Plan ko sana na dun sa, ano namin, sa pinakagarahe namin. Gusto ko sana magpagawa dun ng parang box lang na dun ko lalagay yung washing machine. Para nakita ko kasi yun sa home bodies. Tapos nandun na din yung mga detergent, ganyan. So, titignan pa. Pero parang ayaw ni Kaloy kasi parang pangit daw dun maglaba. Tapos sabi ko, hindi naman siguro, diba? So, titignan pa namin sa mga susunod. Makikita nyo naman yan. Very open naman ako sa inyo sa nangyayari din sa bahay namin, diba? So, soon sa buhay naman. Pero wag muna yon, diba? So, ganito lang. Tapos yan, ito na yung last ko na tawag dito na paper bag. Ayan, pang gift ko to kasi mag-aanak ako sa Binyag sa isang araw. So, ayan. Ito yung iriligalo ko dun sa baby na tawag dito dun sa aanakin ko nga sa Binyag. Bag ulit. Ayan. Bag ulit na Nike na parang 1-year-old na yung baby eh. Kasabay kasi magkasabay. Kaya dalawa yung ibibigay ko kasi nga birthday at the same time Binyag dun. So, dalawa. Binilan ko naman siya ng Nike na bag and Nike na shoes. O, inaanak ha, hanggang Pasko na to. Charing. Charot lang. Ayan. Binilan ko rin siya. Okay ba? Cute ba? So, yan. Wag na natin i-open kasi mama, hindi ako marunong mag-ano yan. So, yan. Diba? Yan yung ibibigay ko. No, ang cute, no? Partner dun sa bag na ibibigay ko sa kanya. So, ayan. Sa mga kapitbahay ko, diba? So, yun na nga. 100,000 yung nagastos namin dun. Sa fence and gate namin plus yung 15,000 na dun sa bubong. Yung ano naman, sa side mura na yun, baka mga 5,000 na lang yun. So, ayun yung, ito yung pangalawa sa inopen ko sa inyo sa gastos namin dun sa bahay. Pag natapos yung dun sa second floor, malapit na din yun. Ano na lang yun, itong week, papapalitan kasi namin yung pinto doon. Bali, tatlong pinto yung poprovide namin.
Pintusa. Sama ko kayo. Baka bukas or sa next day pupunta kami ng Taytay. Kasi doon kami bibili ng pinto na ipapagawa namin. Parang mahogany yata. Sabi ni Kali, something like that. Yung CR namin, kasi ang bilis na masira yung CR doon. Yung pinto doon sa second floor, CR, sira na. Tapos yung sa pintuan namin, syempre sa kwarto. And pintuan ni Lucas, ayun nga, tawag dito, yun yung mga papalitan and tiles. Sabi ni Kuya Danny, kailangan na din daw. Pero ang una muna talaga is yung pinakang pinto muna, para daw talagang sakto siya pagka tinailsan, talaga naka-fix na siya doon. Tapos kanina din pala, dahil sinisimula na din yung CR namin, nakita nyo yan sa last vlog ko, bumili kami nung kasi nga diba ipapaklose namin yung bintana doon sa sa CR namin, second floor. Bumili kami ng, tawag dito, yung sa ceiling, yung ng hangin, yung para magkaroon ng hangin, doon nila ilalagay yun. So, kanina, mura lang siya, parang 20% off pa nga, parang 800 lang namin nabili. Kailangan kasi namin yun. Kasi nga, pinaklose na namin yung bintana doon sa CR. So, yun, di ba, yun yung mga bago sa bahay namin. So, thank you, etong video na to, this is not to brag, hindi para magmayabang, kasi ang dami rin nagre-request sa inyo, di ba, magkano yung ganito namin, ganyan. And I'll be, nagiging honest lang din naman ako sa inyo. And sabi ko ngayon, sa mga gusto magtanong, di ba kay Kuya Danny, kung magkano talaga, nagbibigay naman ako ng number niya, PM niyo na lang ako sa Facebook ko, Lalain and Daya, di ba? Ayan, PM niyo na lang ako, tapos bibigay ko doon yung number ni Kuya Danny and yung FB account niya. And thank you so much pala, kasi sabi ni Kuya Danny sa amin isang araw, tatlo daw yung nagpapagawa sa kanya ngayon, bagong client niya, dahil daw dito sa vlog. So, maraming salamat po sa suporta niyo kay Kuya Danny, di ba? So, hindi naman puro aminin ko sa inyo, hindi rin puro lahat, puro positive din sinasabi sa about kay Kuya Danny. Meron din akong isa na nagchat sa akin na ganito daw yung experience. So, iba-iba naman din kasi tayo. Pero, so far, so good naman. Okay naman yung experience namin sa kanya. And, thank you kay Lord, kasi alam ko kung bakit si Kuya Danny yung gumagawa ng bahay, kasi siya yung kaloob din sa amin. So, yun, hingi rin ako ng prayer sa inyo. Diba? Kayo, pinagpipray ko din kayo na sana talaga malapit na natin, diba? Yan, yung Mikara, maayos na din para talagang maging magkakapit bahay na tayo. I'm so excited din, diba? Na, alam mo yun, abutan tayo ng ulam, diba? Tapos may mga gathering. Siguro, kami, sigurado, dyan na kami magpi-Christmas sa Mikara. So, hello sa mga kapitbahay ko, diba? Future kapitbahay, ingat tayong lahat palagi, lalo na ngayon, diba? Yung Delta variant, diba? So, ingat tayong lahat. Tawag dito, thank you talaga kay Lord sa lahat ng biyaya. Ako, sabi ko nga po, yung nagkaroon lang ng bahay, kahit medyo matagal talaga. Sa nagtatanong, gano'n daw katagal inantay namin bago ma-turnover yung bahay. 2.5 years po, ganun po katagal. So, kung nakikita nyo po, no, na nakakapagpagawa kami, kasi nga po, ayun, matagal po yung inantay namin. So, ngayon po, kahit papano, kaloob ng Diyos, diba, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakapag-ipon na po kahit papano ng pampagawa, improvement po. So, yun po, diba? So, sa mga iba, siguro naiinip na, pero yan, konting antay-antay na lang. And be positive always din. So, salamat ulit sa lahat ng support nyo. Tapos, huwag nyo ako kalimutan i-support pa. Diba? So, pag nag 1K subscriber nga tayo, mamigay nga tayo ng air purifier. Ako, meron ako dito na nakasabit. Diba? So, thank you ulit ha. Huwag mo kalimutan ulit mag-like, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys sa inyong lahat. Salamat sa support. Yan lang po. Bye-bye po. God bless us all.